Lahat ng problema o hindi pagkakaintindihan ay dapat harapin, lalo na sa mga mag-asawa. Pag-usapan at buksan dapat ang isip upang lubos na maintindihan ang bawat isa. Ilang top moms din ang nagsabing pagkatapos nilang mag-away ay pinag-uusapan agad nila ang nangyari at nire-resolve ito. Hello guys, sa video natin ito pag-uusapan natin ang mga hindi dapat gawin pagkatapos mag-away ng mag-asawa. Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, tara na! Number 1, huwag i-share ang away sa social media. Isang malaking no-no ang i-post ang personal na problema sa internet. Alam nating lahat na ang internet ay malawak at pampublikong lugar kung saan maraming tao ang makakakita at makababasa ng iyong ibabahagi online. Number 2, imbis na i-encourage ay dinadown ka pa ng partner o asawa mo sa pamamagitan ng pagbibigay na non-constructive criticism sa iyo. Ang isang supportive partner ay i-encourage kang pagbutihin o hahayaan kang gawin ang mga bagay na alam niyang makakatulong sa improvement mo. Ito ay sa personal mong buhay o trabaho. Number 3, nakikialam lagi sa lahat ng gagawin mo ang asawa mo. Kung sa lahat ng bagay na iyong ginagawa ay nakikialam ang asawa mo, ay maaaring mauwi ito sa frustration at pagkapagod mo sa inyong relasyon. Number 4, lagi ang asawa mo ang nasusunod at may last say sa inyong pagtatalo. Hindi maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan o pagtatalo sa isang relasyon. Isa ito sa mga sangkap para mas patibayin pa umano ang pagsasama ayon sa mga eksperto. Pero kung sa bawat pagtatalo nyo ay laging ang asawa mo lang ang nasusunod o laging may final say, mas nakakadagdag ito ng frustration mo. Number 5, depressed ang partner mo. Ang mga taong depressed ay hindi aware sa kanilang ikinikilos o nararamdaman. Pero ito ay hindi nila matatago sa mga tao sa paligid nila. Kaya naman ang resulta, inihahawa nila ang depresyon nila sa iba. Halimbawa na lamang ang pagbubuntong sa iyo ng frustration ng asawa mo na nagiging dahilan din na magaya ka sa kanya. Hello guys! Gusto nyo pa ba ng ganitong kwento? Kung gusto nyo pa ng ganitong kwento, i-click lang ang subscribe button at i-ring ang notification bell at huwag rin kalimutan i-like ang aming Facebook page na Infoholic para lagi kayong updated sa aming video updates.